Na-hulicam ang pagdukot sa isang tricycle driver sa Tondo, Manila. Sinubukan ng pamilya ng biktima na tumulong pero tinutukan sila ng baril. May isa pang lalaking dinampot ang parehong grupo na nung una'y inakalang mga pulis. May unang balita si Corinne Katibayan. Sa kuha ng CCTV, tatlong lalaki ang makikitang naglalakad sa isang kalsada sa Tondo, Manila. Halos puluputan ang nasa gitna na kinilalang si Matthew Sagario. Dalawa pang lalaki ang nakasunod sa kanila. Ang isa may bit-bit na baril. Kita naman sa isa pang anggulo, pagkalabas nila ng kalye, may nakaabang ng kotse. Dito na mabilis ang sinakay si Matthew sa sasakyan. Ayon kay Jen Sacario na kapatid ni Matthew, lumabas lang ang kapatid niya pagkatapos kumain. After 10 minutes po, biglang may nagsisigaw na po yung kapatid ko po. Namingi siya ng tulong, ma, ate, kuya, kinukuha po nila ako, wala akong ginagawang kasalanan. Agad daw sila lumabas at sinubukang kunin ng kuya niya, si Matthew. Pero hindi rin nila nakuha dahil tinutukan sila ng baril. Ngayon nung hinabol po ng kuya ko palabas, ganun din po. Tinututukan pa rin po siya ng baril kahit po maraming tao sa paligid. Gustong tumulong, wala din pong makalapit. Nagpanik na rin po kasi kami, ang ginawa namin, bumaba na kami. Instead na tumawag kami ng pulis, ginawa namin, hinabol po namin yung kapatid ko para makuha din siya. Eh, nangyari po, hindi po namin. Ang bilis din po kasi magpatakbo ng sasakyan. Hindi rin po nakuha yung plate number, gawa nga po ng wala din po silang plaka. 21 anyo si Matthew. Wala raw silang alam na posibleng kaaway ng bunsong kapatid o dahilan para siya'y dukutin. Nauna kay Matthew, isa pang lalaki ang sinakay sa kotse. Hindi raw nila kilala ang lalaking yun. Yun nga rin po yung nakakapagtaka kasi yung lalaking kasama niya po, hindi din po namin kilala. Pero yung kapatid ko, kilala siya. Ang isip po namin baka pulis kasi nga po may mga baril, may mga sandata silang dala. Pero inisip din namin baka hindi kasi nga po hindi naman po sila naka-uniforme unang-una. Mga ang daming tato. Ayon sa Moriones Police Station, wala raw silang operation kagabi. Pinablatter na rin daw sa kanila ang insidente. Okay lang naman po sa amin kung makulong naman po siya kahit wala po siyang kasalanan. Basta po ngayon gusto lang po namin malaman kung nasan po siya. Yung safe po. Kasi wala talaga kaming idea kung nasan siya kaya ngayon nag-aalala po kami ng sobra. Para sa unang balita, Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino.